Hello everyone! Ngayon naman ay gagawa na naman tayo ng isang masarap na pang-almusal. Kaya kung meron kang harina at gatas, gawin mo na ito para sa umagahang wagas. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udelmo's Kitchen. At kung bago ka lang sa channel na to, syempre welcome na welcome ka. I-subscribe mo na rin at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload ng Udelmo's Kitchen. Ayan naman, sundan na natin yan ng umuusok na kape or tsokolate para umpisahan na natin ang ating magandang araw. At atin ang i-ready itong ating mga kailangan. Andyan ang ating harina. Siyempre, sasamahan natin ang asukal. Ayan. At meron din tayong baking powder. Pwede rin kayo maglagay ng konting-konti lang na sin pinch of salt para mapanlaban lang dun sa ating tamis. At siyempre, haluin natin ang haluin hanggang magsama-sama itong ating mga dry ingredients. Ilagay na natin ang ating gatas. At ito naman ang gatas na pampalakas. Ayan. Haluin lang natin dyan. Yan ang sikreto sa masarap na almusal, gatas, at lagyan din natin ng margarine, not melted. Pwede din ang melted butter, pwede ng cooking oil lang. Lagyan ng itlog para kompleto at nang siya ay mabilog. At haluin lang natin para magsama-samang lahat itong ating mga ingredients. Ayun, napakasimple lang niyang gawin. Ayan, pag ganito na yung consistency, pwede na natin siyang lutuin. Pero, lalagyan natin siya ng mga extra ingredients na optional lang. So, eto, gumamit ako ng hotdog. Luto na yung hotdog na to. Hiwain na lang natin ng maninipis, medyo maninipis. Pwede tayong gumamit ng bacon. O, diba? So, syang bacon. Pwede rin ham. At pwede rin namang prutas, like banana, pwede natin gamitin dyan. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pero sabi ko nga, this is an optional. Pwedeng meron, pwedeng wala. So, para lang magkaroon ng extra na lasa or para mas lalong sumarap, haluin natin ng iba pa. So, ginamitan ko nga siya ng hotdog with cheese. At ngayon naman, itong ating kawali, lagyan natin ng margarine or butter. Ayan. I-brush lang natin dyan at make sure na lahat ng side ay meron para hindi kumapit. So, ayan. Ganyan lang kasimple. At ngayon naman, ilagay na natin itong ating mixture. Ayan. Napakadali lang gawin. Napakasimple lang. Ayan, maya-maya lang ng konti, ready na ang ating umagahan. Ayan, ipantay lang natin ng konti, ganon. Pagapagandahin din, pag may time, ganon. Para naman, magandang itsura ng ating kakainin. Ayon, ganon. Ngayon naman, lulutuin natin siya sa medium heat lang. At syempre, para magandang pagkaluto, kailangan natin takpan at lulutuin lang natin ng mga 7 to 8 minutes yung bawat side or hanggang sa nagbabubbles na ng konti yung ibabaw. I-check lang natin syempre, eto. Kapag ganyan, so hindi pa siya pwede, pag ipinlip natin siya, masisira pa. So, hintay-hintay pa tayo ng konti at taraan! Eto, pag ganyan, i-check naman natin yung ilalim kung talagang medyo buo na. Ayan! At pag okay na, diretso na nating i-flip yan. Yan yung ginagamit ko na na pamflip. Kung wala naman, pwede yung malapad na syense. Basta anything na kung saan kayo komportable, ayun. Ngayon naman, lulutuin natin is yung kabilang side naman. So, syempre, kailangan natin muli siyang takpan at maghintay ulit tayo ng mga 7 to 8 minutes. So, basta laging tatandaan, sa medium heat lang itong ating apoy para hindi siya masunog o hindi mabigla yung pagkaluto. Antan! Ito na! At ready na ang ating masarap na pang-almusal. Kaya naman, i-ready na ang ating serving plate.
Ayan, ilipat na natin ngayon to dito sa ating plato. At taran! Ayan na, alam nyo ang bango-bango, promise. Ang sarap niya. Ayan, ngayon naman pwede natin siyang lagyan ng butter or margarine bago natin kainin. So, hiwain lang muna natin. At syempre, yung ating inumin, kailangan ay naka-ready na. Alam nyo, gustong-gusto itong breakfast ng mga anak ko, kaya senior ko na lang din sa inyo. At higit sa lahat, ang dali pa niyang gawin. Tapos, pwede natin lagyan ng mga prutas. Sabi ko nga, pwede natin lagyan ng banana. Pwede rin ng apple or mga berries. At ayan, lagyan natin ng butter or margarine bago natin kainin. Kaya naman! Again, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Mega love shoutout everyone! Thank you so much po sa inyong mga panonood. And again, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button. At pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga bagong upload ng Yudelmo's Kitchen. Maraming salamat po muli at bye-bye! Mag-ingat tayong lahat!